Why are you telling me this? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Why are you telling me this? Bakit mo ito sinasabi sa akin? What do you think you're doing? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? What do you think you're doing? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Is that what you really want? Iyon ba talaga ang gusto mo? Or, yun ba talaga ang gusto mo? Is that what you really want? Iyon ba talaga ang gusto mo? Or, yun ba talaga ang gusto mo? Believe it or not, I'm your biological mother. Maniwala ka man o hindi, ako ang tunay mong ina. Or, maniwala ka man o hindi, ako ang tunay mong nanay. Believe it or not, I'm your biological mother. Maniwala ka man o hindi, ako ang tunay mong ina. Or, maniwala ka man o hindi, ako ang tunay mong nanay. Okay, tandaan natin yung salitang get. Isa sa mga kahulugan nito ay to understand something. Ibig sabihin yan sa Tagalog ay maintindihan or maunawaan. Kaya kung meron kang taong kausap at yung isang bagay na sinasabi niya ay naiintindihan mo or naunawaan mo, pwede kang gumamit ng salitang get. Kaya pag sinabing, Peter, I don't get it, ibig sabihin, yung sinasabi ni Peter ay hindi mo naiintindihan. Kaya sasabihin mo sa kanya, Peter, I don't get it. Kung ano man yung sinasabi niya, hindi mo naiintindihan. Kaya dito, sa Tagalog niyan, ang katumbas niyan ay, Peter, hindi ko maintindihan. Or, Peter, hindi ko maunawaan. Pwede mong dugtungan to na ng ganito. Peter, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Or, Peter, hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Sa English, Peter, I don't get it. Or, Peter, I don't get what you're saying. Okay, halimbawa lang magkasama tayo sa bahay and then sasabihin ko sa iyo na dapat kapag aalis ka ng bahay, dapat magpaalam ka muna sa akin para nang sa ganon, hindi ako mag-alala kung nasaan ka. So, sasabihin mo naman sa akin, okay, I got it. Sa Tagalog, okay, nakuha ko ang ibig mong sabihin or okay, naintindihan ko, naunawaan ko ang ibig mong sabihin. Okay, I got it. That's not going to happen. Hindi mangyayari yon. That's not going to happen. Hindi mangyayari yon. So, halimbawa lang, ikaw na kausap ko, mayroon kang bagay na kinakatakutan na posibleng mangyari or maaaring mangyari. Ngayon, para palakasin ang loob mo, sasabihin ko sa'yo na, that's not going to happen. Hindi mangyayari yon. That's not going to happen. Hindi mangyayari yon. Or bilang kausap mo para lalong lumakas ang loob mo, pwede kong sabihin ang katagang ito na kung saan ako bilang kausap mo na nagpapalakas ng loob sa iyo ay nakahandang gumawa ng paraan para hindi mangyari yung bagay na kinakatakutan mo. Kaya pwede kong sabihin sa iyo na I won't let that to happen. Sa Tagalog, hindi ko hayaan na mangyari yon. Or hindi ko papayagang mangyari yon. Or hindi ako papayag na mangyari yon. Tandaan natin yung salitang want ay galing sa two words na will not. Pinaiksi natin yung two words, so ginawa natin one word na lang. Kaya yung will not naging want. Pag sinabing I won't let that to happen, hindi ko hayaan na mangyari yon, hindi ko papayagang mangyari yon, or hindi ako papayag na mangyari yon. Alin yon? Yung bagay na posible o maaring mangyari na kinakatakutan mo. Still can't believe it. Hindi pa rin ako makapaniwala. I still can't believe it. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sinasabi natin ang phrase na ito kapag ka mayroong bagay na nangyari na hindi natin inaasahan at hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo makapaniwala. Ngayon, pwede natin sabihin ang phrase na ito. I still can't believe it. Hindi pa rin ako makapaniwala. I still can't believe it. Hindi pa rin ako makapaniwala. Tandaan natin na ang ibig sabihin ng phrasal verb na kick out ay palayasin. At ang salitang get
Isa sa mga kahulugan naman nito ay maintindihan or maunawaan. My wife kicked me out the house yesterday. Pinalayas ako ng aking asawa sa bahay kahapon. I couldn't get why she did it. Hindi ko maintindihan or maunawaan bakit niya ginawa or nagawa yon. My wife kicked me out the house yesterday. I couldn't get why she did it. Pinalayas ako ng aking asawa sa bahay kahapon. Hindi ko maintindihan bakit niya nagawa yon. Pwede mong sabihin ang phrase na ito kapag ka may pangyayaring sa tingin mo ay hindi dapat na mangyari o hindi pwedeng maging totoo. Halimbawa na lamang yung mga magulang mo iniwan yung kayamanan nila sa ibang tao instead na sa'yo. So pwede mong sabihin na this can't be true, hindi ito maaari or hindi ito maaring maging totoo. This can't be true, hindi ito maaari or hindi ito maaring maging totoo. Tandaan natin na yung salitang get ay maraming kahulugan. Sa sentence na ito, ang pagkakagamit ng salitang get, ang ibig sabihin ay makuha or kunin. So halimbawa na lamang yung isang taong kausap mo, kapag kasinabihan mo ng ganito, did you get it? Ibig sabihin, nakuha mo ba yon? Pwede mo ring tukuyin kung ano man yung bagay na tinutukoy mo na nakuha niya. Halimbawa yung dokumento. So pwede mo sabihin na, did you get the document? Nakuha mo ba ang dokumento? Okay, so tandaan natin, did you get it? Nakuha mo ba yon? Did you get the document? Nakuha mo ba ang dokumento? Tandaan natin na sa buhay na ito, may mga bagay na ayaw nating gawin or labag sa ating kalooban. Kaya lang, kailangan nating gawin kasi wala tayong choice or wala tayong mapagpipilian. Halimbawa na lamang, kung sa panahon noon, kung nabubuhay tayo sa panahon noon na kung saan tayo ipinapakasal sa mga taong ipinagkasundo ng ating mga magulang. Sometimes wala tayong choice kung hindi magpakasal sa taong hindi nating mahal. Kasi ayaw nating biguin or ayaw nating maging malungkot ang ating mga magulang. So wala tayong choice. So pwede mong sabihin to na, do I have a choice? May mapagpipilian ba ako? So wala, kaya kailangan nating magpakasal o gawin kung ano man ang gusto ng ating mga magulang. So, do I have a choice? May mapagpipilian ba ako? I can't wait to see you again. Hindi na ako makapaghintay pa na makita kang muli. Sa sentence na ito, gumamit tayo ng idiomatic expression na can't wait. Ibig sabihin ay, hindi na makapaghintay pa or hindi na kayang magtiis pa na maghintay para mangyari yung bagay na inaasam-asam mo or inaasahan mo na mangyari. So, pag sinabing I can't wait to see you again, hindi na ako makapaghintay na makita kang muli. I can't wait to see you again, hindi na ako makapaghintay na makita kang muli. I can't be late for work. Hindi ako pwedeng malate sa trabaho. Pwede natin sabihin ang phrase na ito kapag hindi talaga tayo pwedeng malate sa trabaho kasi maaaring tayo ay matanggal o kaya sa isang company tayo isang manager, isang boss o isang guard, hindi talaga tayo pwedeng malate. Kaya pwede natin sabihin ang phrase na ito, I can't be late for work. Hindi ako pwedeng malate sa trabaho. I can't be late for work. Hindi ako pwedeng malate sa trabaho. Ipagpalagay natin na si Peter ay may sakit. At sa hindi inaasahang pagkakataon, si Jenny ay pumasyal sa bahay ni na Peter. At ito ang kanilang pag-uusap. Ang sabi ni Peter kay Jenny, "What are you doing here, Jenny? What are you doing here, Jenny? Ano ang ginagawa mo rito, Jenny? Ano ang ginagawa mo rito, Jenny?" Ang sabi naman ni Jenny kay Peter, "I just wanna make sure you're okay. I just wanna make sure you're okay. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Or gusto ko lang makasiguro na okay ka. Gusto ko lang makasiguro na okay ka. Let me help. Let me help. Hayaan mong tumulong ako. Hayaan mong tumulong ako. Or hayaan mong makatulong ako. Hayaan mong makatulong ako. Let me help you. Let me help you. Hayaan mong tulungan kita. Hayaan mong tulungan kita. Or hayaan mong makatulong ako sa iyo. Hayaan mong makatulong ako sa iyo. I want to help you.
I want to help you. Gusto kong tulungan kita. Gusto kong tulungan kita. Or, gusto kong makatulong sa'yo. Gusto kong makatulong sa'yo. Kung ang isang taong kausap mo ay may sinasabi tungkol sa isang bagay pero hindi ka nakakasiguro or nag-aalangan ka kung totoo ba o hindi ang kanyang sinasabi, pwede mo siyang tanungin ng ganito. How can you be so sure? How can you be so sure? Sa Tagalog, paano ka nakakasiguro? Paano ka nakakasiguro? Pwede rin ang ibig sabihin ng how can you be so sure ay paano ka makakasiguro? Paano ka makakasiguro? Kung ikaw naman ang nagbibigay ng information tungkol sa isang bagay at sigurado ka tungkol dito, but you're not 100% sure, pwede mong gamitin ang dalawang phrases na ito. I'm pretty sure about it. I'm pretty sure about it. At I'm almost sure about it. I'm almost sure about it. Sa Tagalog, sigurado ako tungkol dito. Sigurado ako tungkol dito.